Good evening, happy Wednesday. Excited ka na ba na matuto sa salita ng Diyos? Excited ka na ba na malaman ang nangyari sa 1 Samuel? Alright, so wag na natin patagalin at halina at mag-aral tayo ngayong gabi. Welcome to your midweek service. This is your LA First Filipino Church of the Nazarene. And syempre, sandali. Yan. Nasa number 9 na tayo, no? Number 9 na, 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. Okay, ano yung ginagawa natin? Sa loob po ng 52 weeks, oh, so nasa 9th week na tayo ngayon. Eh, in 52 weeks, isa-summarize po natin bawat libro sa Biblia. Pagkatapos po, kapag linggo naman, i-detalye natin, no, mula Genesis hanggang Revelation, lahat, no, ng mga life lessons na pwede natin matutunan. So susunod-sunodin po natin 'yon at magkakaroon tayo ng mga series sa Pentateuch, sa 12 historical books, halimbawa sa mga writings ni Paul. So lahat po 'yon. So kung masusubaybayan niyo po ang ating mga pagtuturo, eh sigurado, no, ma-assure ko sa inyo, eh nabasa mo, mas pwede mong i-claim na nabasa mo cover to cover ang Biblia. So, sige lang po, sama po kayo sa journey namin at para lumago tayong lahat, no, sa salita ng Diyos. So, ito po ang ating tinatawag na walk through the Bible. Ito po ang ating Wednesday's series. So nagsimula po tayo sa Old Testament. Siyempre, alam po natin, Old Testament tsaka New Testament, yan yung dalawang division ng Biblia. So ito po yung Pentateuch, pinag-aralan natin yung first five books in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ngayon po, nandito na tayo sa the next 12 books, yung tinatawag na historical books. Okay, so natapos na natin yung Joshua, natapos na natin last Wednesday ang Judges and Ruth, no, pinagsama natin yung dalawang libro. Ngayon, ito ang mag-uusapan natin. Exciting, nako. Madaming kaganapan na nangyari dito. 1 Samuel, no, ika nga, the Lord looks at the heart. Yan, alam niyo po ba na ang Panginoon ay tumitingin hindi sa ating physical na appearance, kundi or kung ano man yung pwede natin maging kakayanan. Kundi natingin siya, no, doon sa ating mga puso. Ayan. So tingnan natin. Ano ba nangyari dito sa 1 Samuel? Alam niyo, ang Book of 1 Samuel, ang cover nito, no, yung period of time from Samuel's childhood hanggang doon sa reign ni King Saul, no, hanggang sa beginning ng reign ni King David. Si Samuel, no, was the last of the judges. Kung natatandaan yung pinag-aralan natin, isa si Samuel, actually isa siya sa mga huling judges, no. At si Saul naman, siya yung isa sa pinakamaraming mga naging hari ng bansang Israel. Alam niyo, ang books of 1 and 2 Samuel at ang 1 and 2 Kings, no, together, they make a complete history of the United Kingdom. Hindi na UK na kina Prince Harry at Prince William. Hindi yun, no? Yung ulitin ko lang, no, in books of 1 and 2 Samuel and 1 and 2 Kings, together, they make a complete history of the United Kingdom and the troubles of the divided kingdoms of Judah and Israel. In the Hebrew language, ang 1 and 2 Samuel, ang ibig sabihin nito, no, yung two books na to, it comes from the key figure na siyempre yung bida natin, si Samuel. Now, he is the dominating character, no, dun sa early chapters ng 1 Samuel. No? At alam nyo ba, no, trivia, siya rin ang nag-anoint parehas kay King Saul at kay King David ng Israel. Ngayon, tingnan natin. Ano yung pwede makita natin sa librong ito? Ito po yung outline. Mapapansin nyo, may tatlo siyang parts, no? Yung first part, yung siyempre nga, life and ministry ni Samuel. Tapos, life and reign of Saul.
And then, yung early life of David, kasi medyo mahaba yung naging mga kwento tungkol kay Haring David. So, ito yung pasimula, yung early life niya. Nandyan yung siya ay isa pang shepherd, no? Siya yung tagabit-bit lang mga gamit ng kapatid niya. Siya yung tipong musician, musician lang ni Saul. So, tingnan natin, ano? Anong nangyari sa first part, yung life and ministry of Samuel. Now, the book of Samuel, it opens with Hannah. Sino si Hannah? Asawa siya ni Elkanah. Okay? Meron siyang pinagpipray, yung kanyang heart's desire. Ano nga ba yun? Naku, gustong-gusto ni Hannah na magkaroon ng anak. Ang problema ay hindi siya pwede magkaanak. Barren siya, no? Or hindi yung, ang tawag ba doon sa Tagalog, baog, hindi magkaanak, no? So, ano nangyari? Tingnan muna natin, no? Sa ano ba yung naging desire ni Hannah? Alam nyo, sa isang Hebrew woman, ang barrenness was a sign of God's displeasure with her. So, yun yung paniniwala nila, no? Yun yung kanilang kultura. The faint hope, no? Lahat sila, no? Of becoming the mother of the promised Messiah burned in the heart of every Hebrew woman. Okay? Kasi merong nga ipinangako na parating na Messiah. Siyempre, lahat ng babae hoping, no? Na sana siya yung maging nanay ng coming Messiah. Nako, kaya nga tinawag si Mother Mary na blessed among women. Okay? Bakit? Kasi nga, lahat ng Hebrew women, gusto sana nila siya maging nanay. So, kung ikaw, lahat kayo may desire na ganun, tapos ikaw, hindi ka capable magkaanak, syempre, super lungkot ka naman nun. Diba? Alam nyo, it was during Israel's dark and troublous times, no? We find this prayer of faith coming from the lips of a simple, trusting woman na ang pangalan ay si Hannah. Ang tanong, what does Hannah promise to do if God answers her prayer na magkaroon ng anak? Ayan, tingnan natin, no? Sa 1 Samuel 1, no, verse 11, and she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Oh, imagine, akala niya si Samson lang ang long hair, ha? Hindi, pati si Samuel, kasi si Samuel, it is believed na isa rin, na siya rin ay Nazirite, no, bukod sa pagiging huling judge ng Israel. Alam nyo, God answers this prayer and blesses Hannah with a son, no, at ang pinangalanan niya ngang Samuel. After Samuel is weaned, no, na medyo napalaki na siya, napadedi na siya, medyo naging young boy na siya, Hannah brings him to the tabernacle of Shiloh. Okay, ano nangyari? Although the corruption of the priesthood was sickening, Samuel is protected and grows up in the fear of the Lord. Siyempre, naalala niya yung promise ni Hannah. So, dinala niya ngayon sa tabernacle si Samuel. Ang problema, yung dinatnan niya sa tabernacle, ay nako, medyo mga corrupt, medyo hindi maganda ang nangyayari. Kaya, pero ang ginawa ng Panginoon, pinoteksyonan pa rin si Samuel. At kumbaga, I allowed him to grow up in the fear of the Lord. Okay, si Eli. Si Eli ang judge na siya, at the same time, priest din. No? At this time, he has ruled for 40 years. So, siya yung inabot ni Samuel na yung, kumbaga, chief priest doon sa tabernacle. He's an indulgent father. Ibig sabihin, consentidor. No? And as a result, his sons, who are also priests, no? Yung mga anak niya rin na pari din, are very immoral.
Nako, ano bang pinagagawa nito? Thus, there is moral corruption in the nation. And God warns Eli of the downfall of his house. Ayan. Ang anak nitong si Eli ay si Hophni and si Phinehas. Anong pinagagawa nitong mga to? Ito ay naturing ang mga pastor, naturing ang mga pare, ay nako, yung mga nag-aalay sa templo, eh, nire-rape nila. Nako, nakikipag, meron silang mga sexual acts na ginagawa. Hindi lang yun. Ang sabi ng Panginoon, eh, kung matatandaan nyo, yung meron tayong pinag-aralan noon sa Pentateuch na ang isa sa mga offering na nire-require ay yung taba. No? Pero sila, kinakain nila yung taba imbis na sunugin para maging sacrifice sa Lord. So, hindi napi-please yung Lord doon yung sa kanilang mga gawa, sa kanilang immorality. So, ayun, pinarusahan sila ng Panginoon. Alam nyo, Israel has been, no, Israel had been sinning, no, for a long time. Because of this, there is a disaster recorded in 1 Samuel verse 4. During the invasion of their enemies, the Philistines, no, ang Israel ay natalo, and something very important is taken by the Philistines sa mga Israelites, no, dahil sa kasamaan na hindi lang ni Eli, ni Hophni, ni Phinehas, no, kundi ng buong bansang Israel ay natalo sila ng mga Philistines. Okay. Meron ninakaw sa kanila na napaka-importante sa kanila. Kung naalala nyo, ano yung isa sa pinaka-importante, no, doon na nakalagay sa tabernacle. Basahin natin sa 1 Samuel 4, 10 to 11. So the Philistines fought and the Israelites were defeated and every man fled to his tent. The slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers. The Ark of God was captured and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died. Ayun, namatay. No? During this invasion, Eli's sons are killed. When Eli hears all that has happened, he dies of shock at the age of 98 years. Napakataba niya at napakahina. Ayun. Kaya kailangan papayat na tayo. Sabi nila, eh, na-shock siya dahil namatay yung kanyang mga anak. Tapos bumalagta siya dahil napakabigat niya, napakataba niya, napakahina niya, no, at siya ay nabagok o siguro o namatay or heart attack, I don't know, no, yun yung kinamatay niya. Pero tandaan nyo, binanggit kanina na pagbabayaran nila yung mga kasalanan nila. Same thing din sa bansang Israel, pinagbayaran din nila yung kasalanan nila sa Panginoon. Kaya tayo, huwag nating kalilimutan na kapag tayo nagkakasala sa Panginoon, laging may katumbas na kaparusuhan yan. Kaya importante na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas para tayo ay masagip sa ating kasalanan. Mabago ang ating puso, mabago ang ating mga buhay, at hindi tayo matulad kay Eli at saka sa mga anak niya. Anyway, ano nangyari naman sa chapter 5? No? Dito, we find the Philistines put the ark in the house of Dagon. No? Yung kanilang Diyos. No? Ginawang war trophy ba naman itong Ark of the Covenant? Nako, eto, napakagandang basahin ito. Kung ako sa inyo, basahin niya kung ano nangyari dito. Kasi nakakatuwa, medyo comedy. Ano, what happens to this false god in the presence of the ark? Okay, so ang ginawa nila, itong mga Philistines, kinuha nila itong Ark of the Covenant ng mga Israelites, pagkatapos itinabi nila dun sa kanilang Diyos-Diyosan. Nako po, ano nangyari? Tingnan natin. Basahin natin sa 1 Samuel chapter 5, verses 1 to 5. After the Philistines had captured the Ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Then they carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. Ayan. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. Moral of the story, huwag nagpapaniwala sa mga Diyos-Diyosan, yung mga inukit na imahe.
Oh, yan. Ano nangyari? So, ginawa nila, they took Dagon and put him back in his place. Mm-hmm. But the following morning, when they rose, there was Dagon fallen on his face on the ground before the Ark of the Lord. Ayun. His head and hands had been broken off and were lying on the threshold. Only his body remained. That is why to this day, neither the priests of Dagon nor any others who entered Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. Mm-hmm. Si Dagon na dagukan, natalo, na pinakita ng Diyos na walang kwenta ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Okay, ano na pang nangyari? Puntahan uli natin yung remainder ng chapter 5 actually at saka chapter 6. It record the problems that the ark brings to the Philistines. Okay, so yun na nga na pinasa natin. Because of these problems, the ark is returned to the Israelites. Later, it is taken by David to Jerusalem where it is placed in a temporary tabernacle that had been built for it. Yun. Naalala ko lang yung Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. Anyway, so kinuha siya ni David. Malalaman natin yan sa mga susunod na Wednesday pag-uusapan natin. No? Now, finally, no, it is placed in the Holy of Holies in Solomon's Temple. So sa anak ni David na nagpagawa ng temple, dun na nilagay sa Holy of Holies. Now, yun lang, it disappears. No? Yung Ark of the Covenant, when Nebuchadnezzar destroys Jerusalem. Yun, dahil sa kasalanan din nila, nawala yung kanilang Ark of the Covenant. Punta naman tayo sa chapter 7. No? Ano nangyari? In 1 Samuel 7, it is a record of Israel's revival under Samuel and their defeat of the Philistines. The idols of Baal and Ashtoreth, the Canaanite fertility gods, are destroyed. So nakabawi sila, no? Sa under sa pangunguna ni Samuel. Samuel becomes judge and priest in Eli's place. So siyang pumalit si Samuel kay Eli, si Eli the fat man. No? And Samuel leads the nation in act of repentance. So yung biro niya, yun kaagad yung first act ni Samuel. No? Tayo ay humingi ng tawad. No? Ano ba yung tinayong famous na stone ni Samuel? Na ano yung sinisimbolize nito? Tingnan natin. Doon sa 1 Samuel chapter 7 verse 12. Samuel then took a large stone and placed it between the towns of Mizpah and Jeshana. You know, he named it Ebenezer, which means the stone of help. For he said, up to this point, the Lord has helped us. Ang tanong kapatid, no? Ano yung Ebenezer mo? Okay? Kumbaga, ano yung mga sitwasyon sa buhay mo na alam mo tinulungan ka ng Diyos? Alam mo, wala kang pupuntahan kundi Diyos lang. Okay? So isang bagay na pag muni-munihan natin, no, sa mga natututunan natin ngayong gabi, ano nga ba Lord ang Ebenezer ko? No? Or ano ba Lord ang stone of help ko? No? Kasi up to this point, tinutulungan mo pa rin ako. Okay. Tapos na tayo dun sa first part ng tatlong outline, yung life and ministry of Samuel. Ito na, the life and reign of Saul, chapters 8 to 31. Alam nyo, Samuel, teka, ano ba naging problema ng Israel? Aba, naginarte na naman ng bansang Israel. Bakit? Kasi gusto nila ng hari. Okay? Sila yung kasi alam niyo offensive do sa Lord kasi siya na yung hari, King of Kings and Lord of Lords. Pero gusto nila ng tao na hari. Okay? So ano nangyari? No? Yung mga elders naggather sa Rama and ask Samuel for a king. Nako, Samuel warns them, no, of the cost. Pwede kasing may balik yan. Now, they had only to look at their neighboring states
To see having a king could mean conscription, forced labor, heavy taxes, and loss of freedom. Sabi ni Samuel, tingnan niya yung mga kapitbahay natin. Kapag may hari, no, merong forced labor, may paghigpit, magbibigay ng heavy taxes, at mawawalan kayo ng kalayaan. No? Kumpara sa kung sino yung hari natin ngayon, yun yung Panginoong Jesus, yun yung ating King of Kings and Lord of Lords. No? Imagine nyo, malayang malaya tayo. No? So, anong naging respond nila sa kay Samuel? Tingnan natin. No? 1 Samuel chapter 8, verses 19 to 20. But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. Then we will be like all the other nations with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. Ayan, maingitin. Maingitin sa ibang nation. At saka may halong idolatry din to. Eh. Kasi gustong, alam niyo yon. Ewan ko ba, alam niyo yun, parang yung ibang mga lahi na walang hari, kagaya ng Pilipinas, wala namang hari, no? Walang monarchy. No? Pero minsan in love tayo sa idea na may prinsipe, may prinsesa, may hari. Alam niyo yun, alam niyo, sa totoo lang, mas mabuting walang hari. Presidente pa lang, minsan nahihirapan na tayo. Hari pa kaya, di ba? So, kasi ang dapat ang hari sa buhay natin ay ang Panginoon lamang. Okay, ano nangyari? So, nag-give in na lang si Lord at binigay yung gusto nila. Ito nangyari. In chapter 10, Samuel anoints Saul, no, as Israel's first king. Anong basihan? Paano naging hari itong si Saul? Aba, yung basihan, parang tumingin lang kay sa akin. Saul is handsome to look at, tall and strong. Parang ako lang, joke lang. Alam nyo, in fairness naman tong kay King Saul, he starts out as a good king, no? Napaka-humble, napaka-meek, no? In chapter 11, verse 6 to 7, the people of Israel rally around Saul. Sinuportahan siya, no? And for the first time since in leadership ni Joshua, the nation is united under one leader. So may maganda naman na dinulot. Siyempre, ginusto nila yan. Ang problema kasi, pag ginusto ng tao, hindi nagtatagal. Mukhang maganda sa una, mukhang masaya sa una, pero iba pa rin yung gusto ng Diyos na dapat nating sundin. Alam nyo, under the leadership of Saul, the Israelites defeat the Ammonites, and Saul tells the people to go to Gilgal to make sacrifices to the Lord. Nako, ano naman ang binigay na warning, no, ni Samuel sa mga tao? Ayan ha, gusto niyo si Saul, o sige, ibigay natin ang hilig ninyo. Pero warning lang. Okay, ano yung warning niya? Sabi niya sa 1 Samuel chapter 12 verses 24 to 25, "But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart." Reminder din to sa atin lahat ngayon, no? Panahong 2020. "Consider what great things he has done for you. Yet, if you persist in doing evil, both you and your king will perish." That's the warning. Ito ang problema. In chapter 13, Saul disobediently and arrogantly takes over the function of the priest and offers a burnt offering. Hindi na siya natuwa sa pagiging hari lang. Gusto niya na rin maging pastor. So, siya na yung nag-take over, siya na yung nag-burnt offering, blah, blah, blah. No, napaka-disobedient, napaka-arrogant. Nagsimula, nag-good king, humble and meek. Ayun. Kasi nga, tandaan nyo, ang anointing ng puso ay nanggagaling sa Panginoon. So pag ginamit lang natin ang anointing ng tao, ay maaaring i-allow ng Diyos, pero hindi tumatagal. Okay. Because of this sin, Saul is informed by Samuel that he will lose his
dynasty. Then, in chapter 15, Saul disobeys the Lord's direct commandment to completely destroy the Amalekites. Ayan na naman. Kung natatandaan nyo, ang dami nang gumawa nito doon sa Pentateuch. Even doon sa Book of Judges. No? Nako, ang dami na nag... even doon sa Book of Joshua, ang dami ng mga pinapag-destroy, ayaw i-destroy. Sinasabing, nako. Therefore, Samuel tells Saul that because of his sin, the Lord has rejected him as king. Tingnan natin. 1 Samuel verse 15, 23, for rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Mm-hmm. Because of Saul's disobedience, God sent Samuel to, saan? Sa Bethlehem. To the home of Jesse to anoint the new king from among his sons. Meron siyang walong anak itong si Jesse. Isa sa mga anak niya, no? Magiging next king kasi yun ang gusto ng Panginoon. When Samuel see Eliab, okay, Jesse's oldest son, he is impressed with how he looks and thinks he is the one. No, kumbaga kasi nga, guwapo, matangkad, parang si King Saul din to, no? Matipuno, no? Ito na, sabi ni Samuel. As he is about to anoint him as the new king, God says to him, look not on his countenance, Samuel, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord see not as a man sees, for man look on the outward appearance, but the Lord look on the heart. Now, when Jesse's youngest son, nako, ang ating bida, si David, no, is brought to Samuel, the Lord says, arise, magsitayo kayong lahat. Anoint him, for this is he. Siya na nga, sabi ng Panginoon. So Samuel anoints David with oil as the next king of Israel. Alam nyo, after David slays the giant Goliath sa chapter 17, nako, naging popular itong si David. Tingnan muna natin, bago tayo pumunta doon kay Goliath, ano ba yung sinabi doon sa 1 Samuel 16:12? So he sent for him and had brought him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. Yun, ang ating bida, si David. Okay, alam nyo, naging sikat din tong si David. Bakit? May gera pa nga ang Philistines at saka Israel. Ang ginawa niya, hayaan ko na kayo na basahin yan. Kayo na magbasa para na ma-excite naman kayo. At huwag kayo maglala at ituturo din natin yan sa mga Sunday preaching natin sa mga darating na panahon. So ano nangyari? Tinalo niya nga si Goliath. Now, to cut the story short, after David slays the giant Goliath, David's popularity becomes so great that the people shout, nako, si Saul, nakapatay ng 1,000, pero si David nakapatay ng 10,000. Nako. This angers King Saul. Siyempre, nagalit. Nagtampo si lolo mo. And from this time on, there is this jealousy in Saul's heart toward David. Ayan. Mm-hmm. Kaya, sa mga dini-disciple natin, mas maganda ang relasyon nyo ay Paul Timothy, not Saul David. Alam nyo, an interesting character appears in the story about this time. Ayan, sino yun? After niya mapatay si Goliath, no, naging sikat siya, mayroong interesting character daw, si Jonathan. No, sino ba si Jonathan? Si Jonathan ay anak ni King Saul.
na naging best friend ni David. So basahin niyo na lang. Matatagpuan niyo yan sa chapter 13, 16, and 18 verses 1 to 3. Mm-hmm. Sa last part ng ating ano outline. Oh, tapos na tayo dun sa life and ministry of Samuel, the life and reign of Saul. Ito naman, chapter 16 to 31, the early life of David. Mm-hmm. Sino si David? Siyempre, David is a man after God's own heart and is one of the greatest characters in all of Israel's history. Mm-hmm. Ito isa sa mga lodi ko, isa sa mga hinahangaan ko, isa sa mga nilulukap ko at kapag ako'y nanghihina sa ministry, si David ang isa sa mga tinitingnan kong karakter sa Biblia. Si David, siyempre, isa siya sa mga anak ni Jesse at the great-grandson of Ruth and Boaz. Alala niyo yun sa Book of Ruth, di ba? And sa yung bunso, sa walo, when David, alam niyo ba, is only 18 years old, inanoint na siya ni Samuel as the king to succeed Saul. Pero kahit alam niya na magiging hari siya, napaka-humble, napaka-meek, hindi niya inagawan ng pwesto si King Saul. In fact, naglingkod pa siya kay Saul. In fact, pinatay niya pa si Goliath. No, kumbaga, hindi siya maepal. No? Kumbaga, hindi siya mapapel. Kumbaga, hinintay niya yung kanyang tamang panahon. Tanong, saan nga ba pinanganak si David? Siyempre, sa city of Bethlehem. No? 1 Samuel 16:1-4, the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem." Nangamoy Messiah, right? "I have chosen one of his sons to be a king. But Samuel said, how can I go? If Saul hears about it, he will kill me." So, si Jesse from Bethlehem, doon galing si King David. No? At kaya nga, ang Bethlehem, ang tawag dyan, no? Ay City of David. No? So, several, sa New Testament, no? Kaya ang tawag sa town na to, City of David, matatagpuan natin yan sa Luke chapter 2 verse 4 and 11. Anyway, ano nangyari sa as we end? Eto, medyo exciting. Si King Saul, dahil nainggit nga, nangamoy jealousy, no, he made several attempts to take David's life. No, and these events are recorded in 1 Samuel 19-26. However, no, David's life is spared by God. No, twice, alam niyo ba, twice, dalawang beses, David has opportunity to kill Saul, but he doesn't. No, in the midst of Saul's rampages against David, Samuel dies. Okay, so ano nangyari? No, so 1 Samuel 24:4, the men of David said to him, "Behold, this is the day of which the Lord said to you, 'Behold, I am about to give your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you.' Then David arose and cut off the edge of Saul's robe secretly." So, pwede niya nang patayin, pero hindi niya pinatay. Bakit? Siyempre, touch not mine anointed, no? And do my prophets no harm. Alam niya si David, napakabait at marunong gumalang at tatay pa rin ang kanyang tingin kay King Saul. So ipipreach natin yan, okay, maglala at matuto tayo ng mas malalim doon sa relasyon ng dalawang ito. So finally, no, David can only find refuge from Saul outside the borders of Israel. So ang ginawa niya, tumakbo siya, no, nag OFW muna siya. Na parang si Moses din, di ba? Tumakbo rin. Na David stays in exile until the death of Saul and his sons. In the book of 2 Samuel, we will see how David becomes, no, how David comes back to Israel and leads the nation to the heights
of its glory and splendor. Nako, yung tinatawag na ano eh, golden age ng Israel. Nako, astig kung paano nag-reign itong si King David. Pag-uusapan natin yan sa 2 Samuel, tsaka dun sa 1 and 2 Kings din. Kasi ang sarap basahin ito eh. No? Ito yung mga movies kadalasan dito kinukuha. Ano natutunan natin kapatid sa gabi na to? Una, no? Kailangan intindihin natin na dapat meron tayong pananampalataya kagaya ng kay Hana. Diba? May mga bagay ba na nahihirapan kang intindihin? May mga bagay ba sa buhay mo na ang hirap-hirap tanggapin? No? Maaring mag-isa ka ngayon, malungkot ka, maaring wala kang anak, maaring may bakang problema na hindi naman kagaya ng kay Hana, pero yung level ng problema ay pwede mo ehilin tulad sa naging problema ni Hana. Isa sa mga dapat nating maintindihan ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, no? Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos kagaya ng ginawa ni Hana. At yung kanyang pinangako sa Diyos na uunahin niya ang Panginoon, no? In kumbaga sa kanyang gratefulness eh tinupad niya. Sana ganun din tayo kapag binigyan na ng solusyon ng Diyos ang ating mga problema. Huwag tayong tumulad din sa iba. Naku, kapag sinagot to ni Lord, mag-church na ako. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin makita sa church. Meron ako naalala. Ang sabi sa akin, naku, pag binigyan ako ng kotse ni Lord, susundin ko ang tatay ko, ang nanay ko, kapatid ko, ganyan. O binigyan ng kotse ni Lord, hindi lang kotse, binigyan ng malaking kotse para tuparin yung kanyang design ng puso niya, di ba? O, walang nasundo kahit nakapit bahay. So, kumbaga unahin din natin ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya at unahin natin siya kagaya ng ginawa ni Hana. So, isa sa mga life lessons na pwede natin matutunan ay yung obedience, no? Grabe yung obedience ni Samuel, no? At kung paano siya tumingin sa Panginoon, hindi sa tao. At saka matuto rin tayo, naku, doon sa mga sins ni Eli at ni Hophni at Phinehas, yung mga anak niya, no? Anong kinalabasan ng kanilang buhay. So dapat matuto tayo doon. Matuto rin tayo doon sa arrogance, sa jealousy na pinakita ni King Saul kay David. Hindi yung kaanya-anyaya doon sa mata ng Panginoon. Siyempre, maganda matutunan din yung courage ni David. Diba? Nung pinatay niya si Goliath, yung kanyang humility, yung kanyang meekness, no? Hindi niya inagaw yung throne, hinintay niya na ibigay sa kanya ng Panginoon. At syempre, isang masarap na matutunan dito, in David acknowledging God and giving Him all the glory. Kaya nga tinawag na golden years of Israel ang reign ni David, dahil talaga naman na he's a man after God's own heart. Ayan. So, syempre may mga sablay din, pag-aaralan natin yan in the future. Pero, generally, kumbaga most of it, si David ay napakaganda ng puso. At hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin itong si David sa bansang Israel. Kaya ikaw, kapatid, gusto ko itong anyayahan na kagaya ni David, kagaya ni Hana, no, kagaya ni Samuel, magkaroon tayo ng napakagandang relasyon sa Panginoon. Pwede natin siyang tanggapin ngayon bilang Panginoon tagapagligtas. Iwasan na natin yung nangyari kay Eli, kay Hophni, kay Phinehas, at syempre kay King Saul. Dahil wala silang relasyon sa Panginoon. No, kunyari may relasyon pero totoo lang, wala. Sana matuto tayo doon. Kung nandito ka ngayon at gusto mong tanggapin ng Panginoon, pwede kitang pangunahan sa panalangin. Kung ikaw naman ay Kristiyano, at sa palagay mo, nagkakasala ka gaya ni Eli, kagaya ni Hophni, ni Phinehas, at ni King Saul. At gusto mo na i-rededicate ang buhay mo sa gabi na to. Inaanyayahan kita na manalangin tayo. Nina po at manalangin tayo. Ipikit po ang ating mata. Let's bow our heads. At tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Maraming salamat po sa lahat ng natutunan namin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, na patuloy kayo na namumuhay sa aming puso. Patuloy kayo na nangunguna sa aming puso. Kayo po ang nagdi-direct ng aming buhay. Panginoon, may mga tao po na gusto kayong tanggapin at nais ko po sana silang pangunahan sa panalangin.
Tayo po ay manalangin, Lord Jesus, I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sin. And I believe that on the third day, you rose from the dead and went to heaven to prepare a place for me. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, and my friend. Come into my heart and set me free from my sins. And because you are my Savior, I shall not die, but have everlasting life. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Marami pong salamat. Ayaw niya pong pagpalain kayo ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. You're blessed. So, huwag niyo pong kalimutan, next Sunday, this coming Sunday, November 1, November 1st, no 9 o'clock ng umaga. Please don't be late for church. Ayan, bakit? Nako, be excited. Reopening tayo. Ito yung tinatawag nating the regathering. Magkakaroon po tayo ng first ever reopening after pandemic hits us last March, after 7 months, no, magbubukas tayo at hindi lang yun, magkakaroon pa tayo ng installation service sa simbahan namin. Okay, sa LA First Filipino Church of the Nazarene. So, huwag niyo pong kalimutan, pwede po kayong mag-tune in sa Facebook and YouTube or pwede rin kayong pumunta in person sa aming simbahan. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin ngayong gabi at we hope to see you next Sunday. At para doon sa aming mga members, aming mga attendees, aming mga workers, aming mga leaders, meron po tayong mga videos na ipapadala sa inyo na kailangan niyo pong panoorin para po magkaroon tayo ng tinatawag na virtual orientation bago tayo mag-open. Ito po ay requirement ng gobyerno at tayo po ay isang simbahan na sumusunod sa ating pamahalaan. At higit sa lahat, well-informed tayo para tayo ay safe, para tayo ay maayos at kumbaga masaya na sasamba sa linggo. So, kita-kits sa Sunday. God bless you po. Bye.